po. Director Darwin David, sa ating ABC Bukal Ramil Capistrano, sa ating pong head ng BMC, Dr. Racelis, sa ating pong head ng PSWDO, si Ma'am Rowena Hoson Johnson, at nandiyan po ba si Dr. Joy? Of course, naka-online po si Dr. Joy. Nandiyan po. Sa lahat po ng ating mga kapitan na nandiyan po sa online, isang magandang hapon po muli sa kanilang lahat. Salamat po sa inyong pagdalo, sa lahat ng mga kapitan natin, sa mga representante na nandiyan po ng ating mga kapitan. Thank you so much po sa inyong pagpapaulak na ating ginawa ngayon ng ating online o Zoom meeting po natin. Katulad po ng sinabi ko kanina, napakahalaga po ng ating pagpupulo ngayon. Mamaya ilalatag po ng ating DILG director yung tungkol sa color coding ng ating quarantine situation. And then, ang ating pong Ramil Capistrano mamaya, inatasan din natin sa ating binigay na para sa kanyang pagpapaliwanag, na ating binigay na assignment sa kanya para siyang magpaliwanag po sa inyo. At nagpulong po kasi kami dito nakaraan ng ITF Provincial tungkol dito sa ating inapila na modified general quarantine. Ano po? Sa katotohanan, noong buong bago mag July 1 ay umapila po tayo na tayo manatili sa general quarantine. Subalit tayo po ay nakatigan at binigyan tayo ng pagkakataon sa modified general quarantine na mas maluwag. Well, ganun pa man po, nagpapasalamat tayo because binigyan tayo ng tiwala ng IATF National na malagay sa ganunong pace ng ating quarantine system. Ano po? Pero batid naman po natin na kaya po tayo nag-apila na manatili sa GCQ mula July 1 hanggang July 15 sapagkat gusto po natin na makasiguro ano po sa labang ito. At ito nga po, kinatigan tayo ng MGCQ at patuloy po tayong lumaban. May mga bumalik na sa trabaho, may mga negosyong nagbukas na, at ito, dumating yung 15 days, natapos yung 15 days, mag-July 15, kaya kinakailangan nating umapila ulit. Ano po? Base sa ating pag-aaral at paglaban sa COVID-19. Kaya po, inapila natin na tayo ay manatili sa MGCQ because I heard, may nakapagsabi sa akin, hindi naman din sigurado, pero siyempre, natakot po ako at nangamba ako na babalik tayo sa GCQ na dating inapila natin nung una, hindi tayo napagbigyan. Kahit inapila natin na manatili tayo sa MGCQ because may mga bumalik na po ng trabaho, may mga negosyo ng nagbukas. So, kawawa naman ang mangyayari para bang babalik din naman tayo dun sa dati. So, naumpisahan na po nilang magnegosyo, magbukas ng negosyo, naumpisahan na po nilang maghanap buhay. Kaya nirequest natin at inapila natin na manatila na lamang tayo muna sa MGCQ. At awa ng Diyos, nagpapasalamat muli tayo sa National IATF na ginawa nilang aproba na tayo manatili sa MGCQ. Ngayon ay may mga provision lamang po na binigay doon sa atin. Yun nga lang. At hiniling din natin yung provision na yun na tayo ay tayo mismo o ang LGUs at ang provincial government ang mag-identify or magbibigay ng order kung meron man tayong magiging lockdown o zoning lockdown. Ano po? Yun po ay ayon sa ating magiging pag-aaral ano po ng magiging kaso natin sa COVID. Siyempre kayo bilang mga lingkod barangay, kami po ay nakabase kami sa inyong mga pag-aaral. Ano po? And actually, sa totoo lang, nagbigay po tayo ng direktiba sa ating mga mayors na palakasin ang ating mga municipal quarantine facility, the city quarantine facility, at
kung matatandaan niyo po, tayo ay binigyan ng memorandum ng DILG. Of course, na tayo ay magkaroon din ang mga bawat barangay kung maaari hanggat talagang dapat magkaroon tayo ng bawat barangay ng quarantine facility rin ang bawat barangay. Ano? Kaya po nagbigay tayo ng direktiba na dapat magkaroon talaga at palakasin ang mga quarantine facility ng ating mga LGUs para makasuporta po tayo sa magiging kaso ng ating mga kababayan sa COVID-19. Kasi actually, ang katotohanan po nito, ang ating provincial government ay nag-operate na po yung ating Bulacan Infection Control Center. Nagtayo po tayo ng ating COVID center na binuksan noong May 3 para labanan natin ang COVID at magkaroon tayo ng mga lalagyan na center ng mga COVID na doon natin sila i-hospitalize. Ngayon, kasi nung mga nakaraan, nung wala pa tayong BICC o Bulacan Infection Control Center, bawat district hospitals ay may mga kaso ng COVID. Now, halos natatakot po ang mga tao na pumunta doon sa mga district hospitals, especially sa BMC, sapagkat may mga kaso ng COVID sa loob. Nagiging negative ang kanilang attack doon sa COVID na baka mamaya mahawa sila kung pupunta sa ospital. Now, para maging safe ang lahat, nagtayo tayo ng Bulacan Infection Control Center. Agad-agad po nating inaksyonan yan at awa ng Diyos, sa tulong ng lahat, ayan po, nagkaroon tayo ng COVID Center, which is the BICC. Ayun, nakinikater po natin yung mga symptomatic, asymptomatic. At before the lockdown ng NCR, nung unang meeting natin ng IATF, ibinaba natin agad na magkaroon tayo ng provincial quarantine facility na inilagay natin doon sa governance center. Ano po? But sa katotohanan, nagdeklara ako noon, nag-order ako noon, nung bago pa lang mag-MGCQ, nung unang lockdown pa lang ng NCR, ano po, ay gusto kong gawing quarantine facility ang Bulacan Sports Complex. Ano po? Pero ang dami pong nag-react, ang dami agad bumatikos na masama agad yung kanilang interpretasyon, naging negatibo po sa mga tao, na dapat hindi naman ganun ang ating magiging pananaw. Sapagkat hindi ka naman magiging, kumbaga binibigyan nila ng high issues yung magiging paghawa natin. Ano po, sa kapwa-tao natin, if ever na may mga nagiging kaso ng COVID sa mga lugar na yan, hindi po natin dapat palakihin ng ganun. Kaya nga nangyari, hindi po natin doon na ilagay natin sa provincial, doon po sa ating good governance. Doon po yung una nating quarantine facility na ngayon po ay pinagdadala natin ng mga kaso na asymptomatic. Yung pong mga walang nararamdaman pero positive sa COVID. At ngayon po ay may mga pasyente tayo doon na asymptomatic. At sinundan po noon ay ang ating direktiba na magtayo tayo agad-agad ng molecular laboratory. At bago po mangyari yun, tinawagan po natin ang regional director ng DOH, si RD Cesar Cacion, na nag-request ako, nag-suggest ako na magkaroon ng quarantine facility sa bawat region. At sinabi naman niya, nire-raise niya sa National IATF at sa DOH na magkaroon ang bawat region ng kanyang-kanilang molecular laboratory. Kasi po, ang mga molecular lab noon, kung di po ko nagkakamali, ang mga dinadala noon ay RITM at saka RITM lang yung nadadala noon, hanggang sa nagbukas na itong lung center, tumanggap na rin itong huli dahil nagkaroon na ng kaso ng COVID, yung RITM na stop sila because yung mga medical frontliners nila ay nagkaroon na ng mga COVID. Kaya binuksan itong lung center at sinabi sa akin ni Cesar Cacion ni RD na magbubukas ang Baguio Molecular Lab at ganoon din ang San Lazaro during that time. Pero sabi ko, RD, masyadong malayo po yun. Kailangan natin by region. At awa naman ng Diyos, ayon,
at napakinggan yung ating boses doon. Kaya po nagkaroon ng molecular lab sa JBL Pampanga. Ayun po yun, nagkaroon doon. So yun po yun, mga nangyayari nitong mga nagdaang panahon na ginagawa nating aksyon. Now, pumasok po tayo, napuno po ang RATM, napupuno ang lung center. Pumasok na po tayo sa MOA, sa Red Cross, which is 1,428 na swabbing test. Ano po, swab test ang gagawin, which is 5 million pesos. Yun, para mapabilis natin yung identify ng mga COVID patient natin. Kaya ang ginawa natin, nung nabuo natin yung BICC, ano po, yung bawat district hospital ng BMC, hindi na yon tumatanggap ng mga dinasay namin na hindi na tumatanggap ng mga COVID patient. Doon na lang sa BICC. Ano po? Pero ina-evaluate doon sa may BMC and then dadalhin agad sa ating BICC. Ngayon, yung ating mga district hospital, ang kinikater po niyan, yung mga non-COVID patient. Kailangan din natin tumingin sa mga aspeto ng other disease. Ano po? Like yung mga kinikimo, yung mga may dialysis, like yung mga ibang aspeto ng sakit para makater natin lahat, but not only COVID. Ano po, kasi may mga ibang sakit din po yung ating mga kababayan, para lahat din sila ay makita natin not only COVID tayo magko-concentrate, kasi marami rin po namamatay sa tuberculosis, marami rin po namamatay sa cancer, sa dialysis, mga may sakit sa bato in other cases of disease. Ngayon, para natin matugunan ang lahat ng pangangailangan, dinesign natin ang BICC. At eto, nabuksan na ang gene expert machine bago tayo nag-blessing ng molecular lab. Kailangan ang Bulacan ay may sariling testing center. Hindi po tayo pumayag na wala tayong sariling testing center, na magdadala pa tayo sa JBL, magdadala pa tayo sa lung center, na bago lumabas, napakatagal. Kasi punong-puno po at doon lahat halos nagdadala. Ito nga Red Cross. Ano po, nung nilabas nila yung kanilang inopen nila, nagdala naman lahat doon, nag-MOA na rin lahat doon. Kaya yung MOA, hindi na rin nasundan yung mga batas na nakalagay doon dahil punong-puno po talaga. Well, para po tayo makalaban ng mabilisan sa COVID, kailangan natin magkaroon ng sarili nating molecular lab o testing center. At unang binuksan, yung ating gene expert machine, which is the cartridge. Ano po, yung pong cartridge ay medyo mahirap hanapin dahil lang nagbibigay lang po niya ay DOH. Yung pong cartridge, ang pagkakaalam ko, ayon sa mga doktor natin, ay gawa pa po sa Amerika. Inisyuhan po tayo nung pagkabukas ng gene expert natin, pinagawa po yon, in-upgrade para makaano tayo sa COVID. Actually, yung gene expert para sa tuberculosis lang, pero in-upgrade po natin. Ginawa natin panlaban na rin sa COVID. Kaya po nung nabuksan yun, pinablessing namin. Ano po? At ito na yung inisyon tayo ng 600 pieces of cartridge. Then natapos tayo doon, inisyon ulit tayo sa pangalawa ng 500 pieces of cartridge. Ngayon, nag-request po ulit tayo. Yun. Medyo nagkaroon muna ng evaluation pa sapagkat may mga tinutugunan din ng DOH. But nung July 15, nagkaroon po tayo ng blessing sa molecular lab natin. Ang inihintay na lang po natin doon, ayun, nag-challenge tayo sa ating engineering office, ano po, na kailangan meron tayong sariling swabbing center. Ano po? Kaya yung proyekto ng gobyerno na natatapos pinakamatagal ay 6 na buwan at ang pinakamadali ay 3 buwan, chinyalis ko yung ating engineering office headed by Engineer Glenn Reyes. Sinabi ko sa kanya, I challenge you, mabilisan challenge. Sabi ko sa kanya, kailangan yung molecular building maipatayo natin ng 1.5 months. Ayun po. Nagaling po yung pondong yon sa Bayanihan Fund, yung 11 million na building. Ito namang nilagay natin mga machine dyan, mga PCR, which is cost po niyan, kung di po nagkakamali, mga 28 million plus. Yun naman ay budget po ng ating Kapitolyo. Kaya po, natapos yung ating molecular lab in 1 month only. Yung building na yon, nag 24/7 po sila, na-challenge sila. Kaya ito po, na-bless natin, nakapag-open tayo agad, natapos natin at na-install yung mga makina, ano po, yung mga PCR machines and other machines
nang sa loob lang ng 1 month and 1 week. Ano po? Pero ngayon, after the blessing, hinihintay po natin yung mga completion natin na inirecord ng DOH. I think, sinabi ng ating mga doctors, ni Dr. Celis, na yun na lang ang hinihintay, yung mga nag-train natin na mga medical frontliners na ma-assign sa medical lab. And once na ma-open po yan, ako din naman kay Dr. Joy, meron tayong may kumulang or 11,000 swabbing kit. Ayan. Na magagamit po natin doon sa mga magsoswab. Kasi iba po talaga kung meron tayong molecular lab o meron tayong sarili nating swabbing center. Expect na po natin na mas marami ito. Actually, naglalabasan na lahat eh. Ano po? Ayun, pag nalumabas na itong molecular lab natin, expect po natin na sigurado mas maraming asymptomatic ang lalabas. Ano po? Una, kasi po tayo po, may napabalita nga na tayo daw ay pang-apat sa pinakamataas na may cases ng COVID. Hindi po, panlima po tayo. Actually, meron po pong mas matataas dyan. Kasi naman, ang reason dyan, ang dahilan dyan, ang Bulacan ang isa sa pinakadikit na probinsya sa National Capital Region, which is the epicenter ng COVID. Bakit? Kasi yung ating mga kababayan na nagtatrabaho sa Maynila ay doon nagtatrabaho sa outside Bulacan, which is the NCR. Kaya po, ito nga yung sa dinulog ng San Jose del Monte, ano, nung tayo miniting natin si Mayor Robes, the CHO, the DILG, at yung PMP, na ang kanilang naging problema kasi yung mga business establishment na na-open sa Manila at doon ay nagre-record sila ng testing, ano po, o yung swab, pag nag-positive, pinauwi nila, hindi nila kino-coordinate sa LGUs. Yun ang isa sa mga sinabi sa atin ng San Jose del Monte. Kaya doon sa Rectang Connect, ano po, which is nag-host po tayo sa Rectang Connect, kasama po natin si General Sermonia, ano po, ay sinabi natin sa DTI na please pakibigyan po ng information yung ating mga business establishment, most especially dyan sa NCR. Ayan po. Kaya po ngayon, ito na, nandito tayo ngayon, nagawaran po tayo ng MGCQ, patuloy tayong lumalabas sa COVID, yung ating rate, ano po sa ngayon? Dating 200, ano po? Noong hindi pa po lumabas ang mga tao na nag-GCQ tayo, mag-MGCQ, nadagdagan po tayo noong lumabas ang mga tao at nagtrabaho na iba sa Manila. Medyo nadagdagan po tayo sa rate na 613 ang ating active cases. Ano po? Ngayon, yung ating mga recovered rate data ay meron tayong 308, ano po, na recovered. Yung ating death rate ay pumalo sa 47. Nung hindi pa po tayo nag-MGCQ at nag-GGCQ, naka-stay lang tayo sa 36. Actually, 2 months po yun. Naka-stay lang ating death rate. Simula po nang nagbukas tayo at napunta tayo sa quarantine ng MGCQ at GCQ, yun na. Nadagdagan po tayo ng ilan, which is 47 na ngayon. Ano po? So, napakahalaga po ng ating tatalakay ngayon. At eto na po, pinatawag namin kayo, eto sa Zoom na ito, para ibigay ang bagong design po na gagawin natin. Actually, kung meron bang dapat i-lockdown by zone. Ayan. By zone po ang gagawin natin if ever. Ano po, na may approval dapat ng mga mayors. Mamaya ni PD Darwin David yung tungkol dyan, actually, na i-evaluate ng ating region. Ano po, yun, bago tayo mag-lockdown. Eto nga, to clarify, to correct, sinabi nila, ito na nag-trending na lockdown daw ang buong Bulacan. Wala po akong sinasabi pang i-lockdown ng Bulacan. Sa akin po manggagaling yon at sa National IATF. Ano po? Wala pong ganong issue. Yung mga nag-i-issue ng ganyan, pinalalabas, tinatakot lang nila ang tao.
Actually, isa po sa programa natin na dapat nating i-promote ngayon ay no fear. No fear. Kasi yung mga tao, magkaroon lang ng kaso sa barangay ninyo, dalawa, tatlong kaso, ayan, natatakot na. Magtayo ng quarantine facility sa barangay, pinapaalis. Paano tayo matatapos niyan? Hindi dapat katakutan ang COVID. Ano po? Sapagkat itong COVID na ito, nagkakaroon ng psychological attack sa tao. Mamamatay tayo sa nervyos, mamamatay tayo sa negatibo, hindi sa COVID. Actually, umaatake po, in my own observation, umaatake ang COVID, ano po, sa mga diabetic, ano po, sa mga hypertensive, at sa mga may cancer, sa nakita ko observation, in my own observation po ha, yan, dyan sila umaatake, doon sa mga mahihina ang katawan. Kaya sabi ko nga, dapat always palakasin ang katawan. Ano po? Palakasin ang baga, tigilan ang bisyo, most especially the sigarilyo. Ano po? Huwag tayo magbisyo, instead, mag-inom tayo at mag-take tayo ng vitamins. Yun po yun. Kaya po kinakailangan, ipahatid natin sa tao, ano po, ibigay natin sa tao na huwag silang maging negatibo. Ngayon, pag pinakinggan natin sila sa kanilang mga negatibong aspeto o idea o interpretasyon, hindi po tayo matatapos at hindi natin maaksyonan kung paano tayo lalaban sa pandemyang ito. Ang mahalaga po dito ay ating pagkakaisa at bigyan natin sila ng positibong pananaw laban sa COVID. Hindi po sila dapat matakot. Kailangan lang meron silang proteksyon sa katawan. Yan lang ang kailangan. Alcohol, magugas ng kamay, ayan, meron kang baong sabon, meron kang baong toothpaste, may baong kang sipilyo, may baong kang mouthwash, kahit kang kamagpunta. Ngayon, kung may kaso sa barangay, hindi dapat natin sila panatilihin sa takot. Dapat sa kanila kumalma. Dahil hindi naman sila mahahawa kung hindi sila didikit dun sa tao, kung hindi sila pupunta rin makikipag-usap ng walang gadget. Yan po yan. Pero para dayuhin ka ng COVID sa bahay mo, kung meron ka sa kapitbahay, malabo po yun kung hindi ka pupunta doon. Ano po? Yan po ang dapat nating ibigay sa tao. Kasi iba na po ang interpretasyon na nangyayari sa tao. Mamaya po ilalatag ng ating mga inatasan na member ng ating IATF sa pangunguna po ng inyong lingkod, ng ating Vice Chair, Dr. Joy, kung ano ang mga sistema at mga dapat plan na nating dapat gawin sa mga susunod na panahon. Uulitin ko po, may mga percentage po bago tayo mag-lockdown. Ano po? I think mamaya sasabihin po yan ng ating Provincial Director ng ating DILG. May mga percentage bago tayo mag-lockdown sa barangay. Ano po? Hindi tayo basta-basta magla-lockdown. Kailangan natin siguruhin, ano po, ang kapakanan ng ating mga nasasakupan dahil sa trabaho. Pangalawa, kailangan nating siguruhin na tayo ay aangat ang ating ekonomiya. Kailangan natin ang ekonomiya natin ay makabangon sa lalawigan ng Bulacan. Of course, ipa-follow natin ang omnibus guidelines, most especially sa social distancing. At kayo, bilang mga barangay captain, kayo po ay aming katuwang. Hindi po namin to kakayanin nang wala kayo. Lahat ng executives, the mayors, and of course, ako bilang gobernador, ang ating mahal na Pangulo, hindi po namin kakayanin kung wala ang inyong suporta. Kaya po kayo nandyan kasi kayo ang katuwang namin. Sa aming, sa inyo kami kukuha ng datas at kung naman ang ma-explain nyo rito sa explain namin na plano, well, I need your full support. Kailangan po natin magsama-sama. Kailangan po natin magtulong-tulong dito dahil ito po, I'm sure,
Pag hindi dumating ang hindi pa dumating agad ang vaccine, hindi po tayo agad matatapos dito. Umanap tayo ng ibang pamamaraan para magpagaling sa COVID na to. Dahil sinabi ng Pangulo, kung sino man yung makaka-imbento ng vaccine dito, kung sino man makakapag ng gamot dito, well, may pabuya para sa kanya. Pero tayo, kahit walang pabuya, tulungan natin ang ating national government headed by President Rodrigo Roa Duterte. Kailangan nating sumuporta. Kailangan nating magkaisa. Kailangan nating itaas ang moral ng bawat Bulakenyo sa pamamagitan ng ating pagkakaisa. So maraming salamat po, mahal kong mga kapitan. At mag-umpisa na po tayo sa ating mga talakayan, sa ating mga ipabagsak na programa at orientation sa araw na ito. Thank you again. At syempre, ang pinakamahalaga sa lahat, inihilingan ko ang lahat na dagdagan po natin ang ating matibay na panalangin sa ating mahal na Panginoon Diyos. Tiwala sa ating mahal na Panginoon na tayo ay kanyang gagabayan, na tayo ay kanyang tutulungan. God bless. Marami pong salamat, mahal naming Governor Daniel R. Fernando. At para po sa pagpapatuloy, nais po nating bigyan ng idea kung ano po ang mga tatalakayin sa araw na ito. Magkakaroon po ng nakalaang oras para sa bawat subject matter. Unahin po yung Bulacan COVID-19 situation. Pangalawa po,